tanong transactional yung tao dito. Kung mga parang pagpunta sa town, pagkatapos yung transaction, uwi agad. Kung magawa lang pasyal ba? Sa video na to, we will do a local food tour sa Hulusulu. Medyo inaantok-antok ka pa, masakit ba katawan mo? Sakit yung bubuhay ng dugo mo. It's one of the most underrated at sinasabing kinakatakutan na lugar sa buong Pilipinas. Bukod sa pagkain ng masasarap na tausog food, ay susubukan din natin unawain ang kasalukuyang estado na pagigiligtas sa lugar na to. We will eat like a local. Cheers! We will bond with some locals. And we will break the discrimination sa lugar na to. Ready ka na ba? Tara! Hulo. Ito'y isang bayan at ang kapital ng Sulu. Madalas daw na pagkakamala ng Hulo at Sulu na iisa. At kapag sinabing Hulo, sari-saring negatibong salitang maririnig mo. Terorismo, magulo, gera, at nakakatakot. Pero ang gusto nating linawin na ang Sulu ay malaki. At hindi lang Hulo ang bayan dito. To be specific, ang bayan ng Patikul ang naging war zone ng mga sundalo at Abu Sayyaf noong nakaraan. At hindi sa Hulo. Nage-generalize na lang ng media ang buong Sulu as a former war zone. And today, we will document how safe, how lovely, how lively, at kung gaano kasarap ang mapagkain sa Hulo this present time. Simula ang biyahe namin mula sa Zamboanga. Bumiyahe sa barko ng halos 11 oras. At ang unang bumungad sa akin ay ang napaka-busy na public market ng Hulo. What's up mga katulongges? Welcome to Hulusulu. So cool. Ayun, Pops, so naglalakad tayo ngayon dito sa public market na. And it is so wild and energetic morning ngayon sa Hulusulu. Dito nagaganap yung baksakan ng mga isda. So doon sa gilid, doon yung mga bagong huling isda binibenta na sa mga magtitindi sa palengke. Hindi ko akalain na ang badass ng palengke nila. Makulay, sobrang daming tao. At Pops, isang magandang pangitain niyan na safe na dito. For our first food, breakfast. Tayo ay magsasati. Ito'y isang tausog barbecue sausage dish na perfect for breakfast because it's hot, sweet, and spicy. At isang royal sati sa best na nag-serve dito sa Hulo. Woo! Pops, ito na. Sati. Pampagising ng umaga. Anyways, gusto mo tikman yung sauce nila. Ah, mildly sweet. Less spicy. Yung curry flavor, hindi rin. Ano gusto ko maga? Mas mild siya sa Zamboanga. Gusto ko kumuha ng beef. Ang sarap ng baka. Ang sarap ng... Very smoky siya, fatty and juicy. Ito yung after ng ilang oras sa barko. Tapos medyo inaantok-antok ka pa, masakit pa katawan mo. Sati yung bubuhay ng dugo mo. Next, habang naglalakad-lakad kami, ay nakita ko isang tindahan na gumagawa ng puto. Ito ay isang sama badyaw staple dish na gawa sa kasaba na minamash at inuhugis bilog at ini-steam para itong kanin na pinapartner sa ulam. Ito yung mainit na puto, fresh na fresh. Anyways, cheers! Sarap! Basically, lasa ng kutsinta eh. Kutsinta na medyo may asim ng konti dahil sa kasaba. And you have the grated coconut sa labas. It's chewy, thick, delicious. This will brighten up your morning, pare. Look at that. Habang nag-iikot-ikot kami sa Hulo, ay tinanong ko si Raes Omar na isang local ng Sulu kung kamusta nga ba ang tao dito nung panahong magulo pa. Ay, masyadong transactional yung tao dito. Kung mga parang pagpunta sa town, pagkatapos yung transaction, uwi agad. Kung magawa lang pasyal ba? Kung tago talaga sa bahay? Oo, bahay lang, bahay pa. Kahit yung mga estudyante, pagpapasok ng school, pagkatapos sa school, uwi agad. Ngayon may mga pumapasyal na ganyan kasi wala nang kinakatakutan eh. Ngayon may mas freedom siya. May freedom of movement ngayon. Yan ang salitang madalas ko naririnig kay Raes sa buong biyahe namin. Ang freedom of movement. Ito yung tipong pwede na sila mamasyal at lumabas na wala nang isiping may gulong nangyayari. To be honest ha, kaliwat kanan pa rin ang nakikita kong presence sa military dito. Sabi ni Raes, syempre, kahit nahilom na ang sugat ng nakaraan, ay importante pa rin na panatilihin itong magaling. Dito sa Sulu, normal yung may mga sundalo talaga at mga tangkit-tangkit sa kalsada. Oo, actually normal naman kasi dahil sa yun nga, previous experiences, may mga presence tayo dito ng military.
Pero rarely mo na yan makita. It just so happened, I think my VIP na darating kasi nasa airport tayo. Kasi minsan na-intimidate sila sa mga ganyan. Pero ang ginawa natin kanina, hindi nyo lang alam. Nag-picture-picture kami. Immerse na ngayon yung tao. Picture-picture lang kami. So, mga paglaban sa sundalo. Ito yung pinakamaglaban sa sundalo. Okay. Saan yung mga banday na kami? Pagkatapos ko makipaglaban sa sundalo, ay sakto, malapit ng susunod na food trip namin, which is ang Dennis Coffee Shop. Isa to sa mga successful coffee chain kasi as a matter of fact, may mga branches sila sa Buanga. So, maganda yung story nito kasi nagsimula sila sa kuha. Nagbibenta lang dati sa baso-baso lang. Yung nanay nila until such time naging successful, nagkaroon ng different branches. Nagsaserve sila ng bangbang sug, which means native tausug pastries. Kung ilan kukunin mo, yun ang babayaran mo. Ano yung per piece, per plate? Per piece. Ah, per piece. Ito, apam. Kinakatayan ng mga tao sa apam my heaven. Ito yung apam my heaven. Oh. Juwalan. Parang turon. Dip natin sa parang coconut sweet sauce. Parang turon lang din, pero ang sarap ng sauce niya. Parang sweet coconut glaze na alam mo, parang lalagay mo sa donut eh. Pero mas lamang na lamang yung coconut flavor. Next natin, may okoy tayo dito. So, parang, init! Look how greasy that is. So, parang bihon ba to? Tapos may hipon toge. Siya. Toge. Atoge! Ang init nun. Isa pa. Parang lumpiang toge na sinerical shape mo. Nice! Kasi nilasang-nasang lumpiang toge. Pinaka nagpapa-flavor is yung medyo sticky na suka nila na hindi ko maintindihan. Itong may patil, yun ang hinahanap ko. Look at that. Just turmeric rice. Oh, nice. Cheers. Ito kakabi atake. Umanghang. Spicy na. Alam mo, chicken sisig na tinagtad. Ganun yung lasa niya. Ito is Pops. Sobrang nakakabuhay kasi medyo manghang siya. Okay, wala ganang asukal pero masarap. Patamang-tabang. Magatas. Kahit rinarinitis ako eh. Perfect na perfect pa rin yung mainit na kape na yun. So ito may Junay tayo dito. Parang spicy green suman dito sa suka. Cheers! Elevated suman pare. Mas pinalasa. Mas pinasarap. Para ako nagko-commercial ah. Pero anyways, ang sarap nun. Proceed tayo sa next food trip. Akalain mo no, na mayroon palang masarap na Malaysia street food shop dito sa Hulo. Ito ang Presko. Serving different authentic Malaysian and Indonesian food na dinadayo talaga tulad ng udang goreng at nasi lalap. Authentic Malaysian / Indonesian food dito yes. Sa gitna ng Hulo Sulu. Yeah. Pati mo kung masarap. So, Instagrammable. Yes. So simulan sa kanila parang calamaris. Sambal, ketchup, tsaka mayonnaise. Yes. Kuha ko dito. Alam ko tama ginagawa ko. Crispy, chewy, and then ang weird lang nung combination ng ketchup ngayon sa sambal pero it works. Udang goreng. So hipon siya pare, no? Tama? It's ultra crispy, buttery, and then juicy pa yung hipon. Parang buttered fried shrimp. Sambal. Ito yung pinakasikat na sambal dito. Pwede mo nakainin lahat eh, mula ulo hanggang buntot. Parang squid rendang to. Kung anong konting sambal, lagay ko sa squid. Explosion of ano sa flavors? Yes, bumabatok. Sumisipa din yung pusit. Oo, ang sakto ng sambal, matamis, maasim, manghang. Ito yung bestseller nila, yes, no? Nasi lalap. Nasi lalap. Nice. Cheers, pare. Parang wala ako sa Pilipinas ngayon. Grabe. Kala ko nga, nasa Malaysia na. Oo, parang nasa Malaysia. It's crispy, very meaty. Simpleng atake lang. Ang juicy ng manok. And then you have the sweet, spicy, salty, sour sambal. To be honest, hindi ko ba din mapigilan magkaroon ng konting kaba mula ng pagsamba ko sa pier kanina. Pero
unti-unti itong nawala nung nakita ko yung mga tao dito na may kanya-kanyang pinagkakabalahan na parang isang normal na araw lang sa Maynila. Pagod na din ang mga residente ng Sulu kung tutuusin. Sa matagal na panahon na puno ng gulo sa lugar nila, ay uhaw na din sila sa katahimikan at normal na pamumuhay. And for the past 2 years, hanggang ngayon, ay nagkakaroon na sila ng peace of mind, mobility, at kapayapaan. Maganda. Maraming turista, maraming bumibisita dito sa amin, which is good. So hopefully, dumami pa. Kaya natutuwa kami pag mayroong mga tulad ninyo na bumibisita dito. Kumbaga parang, despite of all the things that you hear in social media or whatnot. I mean, social media ngayon, maganda na impact namin sa social media ngayon. So, with you, tulad ninyo, influencer, hopefully ma-influence pa namin na maraming tao bumisita dito. Kaya maganda na yung lugar namin eh. Oo, nakita mo naman ang daming tao nasa labas eh. Buhay na buhay. Oo, buhay na buhay yan. Kulang pa nga yan eh. Ito yung parang mall namin noon sa Olot. Natawag namin itong textile. Textile, ito na yun. Palengke. Yung mga buhay. Dating mall namin. Now, fire is raging deep inside. Alam mo pare no, ibang iba yung Olo Sulu sa media kesa sa nakikita ko ngayon. It's very colorful, it's very lively. Iba yung narinig mo sa media, iba yung napapanood mo kesa pumunta ka dito actual, makita mo mismo sila, yung mga tao dito masasayahin. Anyways pare, bukod sa food trip eh, yung mga tao ay pinunta ko dito. What is... At para sa huling food trip ay nandito kami sa Sharas, isang sikat din na coffee shop at resto sa Hulo. Meron din silang bangbang sug at paglulutuan nila tayo ng isang authentic na sug dish na chicken kialya. Nagsimula sa pag-isa ng bawang, sibuyas at luya. Then, nilagay ng manok na may marination together with a burnt coconut. Nilagyan ng gata, tapos tanglad. Then, nilagyan ng bubuk or grated coconut with spices. At ito na, ang chicken kialya. Pare, huling putahin natin dito sa Hulo, chicken kialya. So, makikita may bubuk siya sa taas or parang brino na coconut. So, kuha tayo dito. So, kuha ako dito ng karne. Ayan. Iba nga siya sa pianggang. May similarities, pero ito nasa saltier side siya. And then yung bubok sa taas, nagdadagdag extra texture. Tapos nandun yung burnt coconut flavor, milky element din. Oh, eh. Ito meron pati itong tinatawag na wajit. Mukha siyang red rice na biko. Wow, ang sarap. Para siya mas pinabango na biko. Wow, parang may aroma siya na down ng saging. At same time, matamis. Very sticky. Bikong-biko lang. Malakas ang hampas ng alon at sumasayaw ang mga hangin dito sa Luok. Usually, kapag sinabi mong Sulu, Hulo agad ng bayan na maiisip mo. Pero sa hindi kalayuan at higit isang oras lang na biyahe, ay matatagpuan ang maliit at mayaman na bayan ng Luok. Halos 30,000 residents lang nakatira dito. Pero makikita mong kalinisan ng lugar, kagandahan ng karagatan, at kasarapan ng iba't ibang pagkain. Isa din daw ang Luok sa usually na pinaglalangoyan at dinadayo ng mga taga-ibang bayan ng Sulu dahil sa kagandahan ng dagat nito. At sisimulan natin ang food trip sa isang bahay sa Luok kung saan paglulutoan tayo ng native breakfast. Para in sa bright morning dito sa municipality ng Luok, dito sa Sulu, actually Babs, ang ganda lang ng ganap ngayon. It's like there's a human array of machine na gumagawa ng iba't ibang taosog desserts. Paps Al, Paps. Pare, kamusta? Ano bang ganap dito? Nagawa nila ngayon yung mga specialty, mga kakanin ng mga native. Okay, ang dami ko nakikita. Ano ba? Yes, ano ba yan, pare? Mga legendary yan sila eh. Mga aunties, lola. Oh, yan talaga. Kumbaga, kung gusto mo ng masarap na recipe talaga, yung mga antis talaga, taosong antis natin. Kinakain natin doon sa Zamboanga, mga commercialized pa. Commercialized na yun? Eto, mga antis na talaga yung lumuluto. Homemade? Homemade. Homemade. Parang ang nangyayari ngayon, parang medyo may piyesta eh, mamaya. May piyesta, oo. Tapos kailangan nila magluto ng maraming sirs, kasi marami kakain. Ang ginagawa ng magagandang antis ay iba't ibang bangbang soup. Or taosog, native delicacies. Pwedeng almusal, at pwede rin merienda. Basta, perfect partner with kawasug. Or basically, kape. Basta may mga occasion. May occasion po automatic. Opo. May mga po. Bisita. Yan talaga ang number one pinapa ano namin. Pinakamaganda dito, I mean, I've eaten a lot of bangbang soup. Pero first time kong kumain na freshly made talaga. Literal na sa likod, di pa sila tapos. Yeah, dito na. Hawa. Ah,
timplado na, sarap. Walang gatas pero ang tamis nun. Tamis, suwabe. Pait. Fresh na fresh ang coffee din na hinarvest din dito. Ah, dito rin lahat dito sa loob. Ito muna tikman natin. Anong tawag dito, Pops? Panggi-panggi ang tawag. Panggi-panggi. Mukha siyang mahabang donut. Ang panggi-panggi, isang soft chewy flour rings made from flour at brown sugar na inuhugis pahaba. Nice. Chewy siya. Chewy. Slightly sweet. Yeah. Pero maganda nun. Parang nakakabusog. Medyo doughy din siya. Actually, medyo donut yung texture niya. Lalo siguro pag sinausaw natin ito sa asukal. Gusto ko yung sausaw. Ako, sinasausaw ko sa kape. Sige. Next natin, Ja. Ito yung next. Oh, laki. Ja ay isang crunchy traveler's food na gawa sa asukal, tubig at rice flour. Maglalagay ng mixed batter sa hulayan or strainer. At itatap ng stick ang stem nito. Pag nag-light brown na, ay pwede na ito i-roll gamit ang susukit. Wow! Ultra crunchy. Sweet. It's parang siyang may smoky flavor eh. Hindi ko alam saan ang gawin, baka dahil doon sa way ng pagluto nila. Palikambing. Palikambing. Next, palikambing. Ito ay deep fried banana balls na gawa lang sa saging, flour at asukal. Ayan. Oo, ayan yung saging. Parang siyang banana cake na bilog. Yes. Banana cake yun talaga na hinugis bilog lang. Medyo mashes sa loob din yung sweet banana flavor. Tapos parang yung labas niya, bread lang din talaga. Banana cake ka talaga, lasa na bilog lang. Naalala ka pagka kasal, before kang kumain, may mga mauna yung dessert. Ah, ganun. Mabaliktad. Mabaliktad sa amin. Tapos yung pinaka-underrated sa lahat, yung panyam. Yan, ito. Ano nga ba yan, Pops? Ito. Last, isang panyam. Isang fried rice pancake made with glutinous rice, muscovado sugar, at coconut milk. Daming history niyan. Oh. Even sa pagluto, sabi nga nila, pag nagluluto daw sila ng panya, huwag kayong mag-ingay. Kasi parang may connection sa spiritual. Kasi paano yun ang ingay nila Rez kanina? Kaya nga eh, sabi ko. So na ganun na yung spirit. Oo, na ganun ng spirit. Panyam na pinasukan ng spirito ni Rez. Ayan. Wow. Look at this layer. Pops, ang kulay niya parang ash gray, no? Yes. And kita mo how oily this is. Ang oily niya. Oil. Fried ang... Cheers. Ooh. Malutong pala siya sa labas. Yeah. The very, how do you say this? Sticky, chewy, sweet, that's glutinous rice. Ah, ibang kakanin. Yung glutinous rice natin, parang naging strands na siya. Mukha sa noodles, oh. First time ko sumakay na speedboat. And unfortunately, malakas ang alon. Ngayon na pag maiksi, Bias. At ngayon, nalaman ko na kung bakit tinatawag itong speedboat. Nakakatuwa lang dahil may mga barangay pala sa Luuk na kailangan mong tumuwid ng dagat para lang makarating. Napagkwentuhan kami sa mga lokal at nagulat ako nang bumili kami ng isang pusit habang nasa bangka. Anyway, ang pinunta namin dito ay ang lobster cage kung saan manghuli si kuya ng malalaking lobsters. Pops, kukuha tayo ng apat. Ah, apat talaga? Yes, specific? Apat. Pero feel ko, dalawa lang kakainin natin doon. Tama, di ba? Yeah. No, tama. Ang galing mo. Parang nahulaan mo yung future. Pops, dito tayo sa Tulayan Island, dito sa Luuk, Sulu. Ito ay isang malaking lobster cage. Pati yun, lobster cage din yun. So, mangyayari siya manghuli ata. At isipin mo, Pops, fresh na lobster na binibili sa palengke na napakamahal, eh dito mo lang mahuhuli. Around 300 pieces ata ngayon yung lobster na nakatira dito. At Pops, isang cage pa lang yun, meron pa sa kabila. And so, bamboo lang yung lalakaran. Total ng cage na to dito, 600. Iba ba yun? Ano, Pops? 600 yung total na lobster dito. Bumalik na kami sa kusina para lutuin itong napalaking lobster. Linuto ito sa butter and garlic. This will be an ultimate seafood feast na may bonus pang king crab at syempre ang ating lobster. Paps Al! Papsoy! Parang... Okay ka lang!
Oh, pagod ka. Maraming salamat sa Argus and family for. Grabe to, para tayo may piyesta, may birthday. We have this fresh huge lobster. Wow. Nakalimutan ko kailan huling kain yung lobster pero duck. Sige. Ulo ko agad ko, malakas agad. Pagkagad pagtapon ng ngipin ko. Ito lang ka, grabe yung ganda ng kulay. Langka. Ang fresh na fresh pa, pare. Fresh na fresh. Very milky. Lasang-lasa ko yung tuyo. Oo. Pops, you want this? Ano to? You want this? Wow, this meat. Alam mo ba? Wow. Diyan lang yan hinuli. Dito lang din fresh na fresh, yes, dito sa loob. Sa likod natin. Good luck sa akin. Look how juicy that is. Pambihira pa. Extremely juicy, meaty. Crab yung karne. It's like a 5-star quality crab. Ang bansa, kakainin mo yan, bihira. Dito, kung masipag ka lang manghuli, meron ka na. Pops, pasensya na, kakainin mo na. Parang ayoko na umuwi pa rin. Yung ganito araw-araw pa kayo dito sa loob. Look at this! Wow! This is an XL size of lobster. Anyways, parang wow. Cheers! Cheers, Pops! Ha! Sa speechless kind of food na papapa-thank you ka na lang sa mga nangyayari sa buhay mo pag kumain ka nun. That's muscular, meaty, fresh, and then you have the, like the garlic sauce na linuto kanina yung pinaka-sauce niya. Ibang-iba talaga yung mga nakikita mo sa news. Lalo dito sa Hulo, dito sa Luok, na Sulu is safe. Sulu is hospitable and Sulu is a wonderful place to visit. Cheers! This food series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken is isa sa pinakamalaking poultry producers sa Visayas. Mahanap po mga quality products sila sa wet markets at supermarkets sa Visayas at Mindanao tulad ng Cebu, Iloilo at Zamboanga. For more info, you can check their Facebook page. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mong alaga mapagmahal. Mga nanonood, gusto ko kayong imbitahin dito sa 2nd District, lalo na dito sa Municipality of Luok. Madami tayong mapupuntahan dito sa Luok, tulad ng nakikita nyo ngayon dito sa beaches, sa mga islands, sa mga ibang isla pa. Safe na po ngayon yung Sulu. Hindi na po tulad ng dati na magulo, ngayon po ay sobrang safe na po ngayon. Tulad nga po from 1st District to 2nd District, dati nga po medyo may mga kasama ka pang sundalo eh. But for now, ngayon wala na. Safe na safe na. Alas 6 ng umaga at tumataas ng araw at nasa barko kami papuntang Isabela City. Around 1-hour ride from Zamboanga. Sa mga oras na to, hindi ko pa alam anong pwede sumalubong sa akin. Alright Pops, touchdown tayo dito sa probinsya ng Basilan. Hanap tayo ng food trip. Sir! Sir, ingat! Sagot ang tanong ko kung anong sasalubong sa akin. Nabuhayan ng umaga ko at parang happy nga talaga dito. Ang tourism slogan nila dito ay Happy Isabela. Happy Inyakan means beautiful. At alam nyo ba, fun fact, na ang Isabela isang syudad ng Basilan pero sila ay under sa Buanga Peninsula at hindi ng bar. Very diverse at makulay din ang mga residente dito. From Yakans, Tausug, Christians, Badjao at Maranao. With that being said, they are rich in culture, livelihood at syempre, pagkain. At saan pa ba maganda maglakad-lakad sa umaga, kundi sa kanilang public market. So we're strolling around the public market ng Isabela City dito sa Basilan. I must say, it's one of the cleanest na public market na napuntahan ko. Anyways, Pops, naghanap kami ng food trip. Samahan nyo kami. Para sa unang food trip, ay nandito kami sa isang karinderya na nag-serve ng iba't ibang tausog food. Unang stop dito sa Isabela City, dito sa Basilan, meron tayo ditong breakfast food. Actually, ito yung bangbangsog.
makita nyo. So iba't ibang favorite Muslim desserts to, may iba-ibang kakanin. Tapos in order for the ulam, ito may tulang itong baka ata to. Yung nagpapablock yan is yung burnt coconut. Meron itong pialam. Para siyang turmeric base na isda. Actually, papasabi nila sa mga tausog, ang inuuna nila is yung dessert. So, mangyayari dito, kukuha ka lang. Tapos kung ilan yung kinuha mo, yun yung babayaran mo. Ito ko dito, panipan. Hindi ko alam kung ano to. So, ayan. This is a savory snack. Crispy sa labas. At the same time, medyo mushy. Parang munggo eh, no? Ano ba ito? Munggo ba ito? Parang munggo yung loob niya. Kinda dry and oily. Try natin itong pialam. Wow. That's extremely salty. Wow. Spicy. Same time yung turmeric nandun. Grabe po ka-salty niya. I mean, feel ko dapat kinakanin itong. And then the isda, yeah, parang tuna yung texture niya. Chula itum. And the black rot and then yung baka natin. That's one amazing dish, pare. Ibang klase talaga yung chula itong. It gives you like a burnt, like smoky coconut flavor. And then yung kanin natin, it's not the most tender meat na makakain mo, but masarap. Tapusin ko with their panggi-panggi. Para siyang donut, no? Alam mo, kung tutusin, habang nag-iikot kami, ay hindi ko maisip kung bakit yung sinasaming delikado dito. Dahil para namang napaka-normal at napakasaya sa syudad na to. Ah, huwag sila matakot eh. Yung walang balita-balita ng mga media yan eh. Lalo ko safe na dito eh. Ang dami nga mga local na tourist na babae, solo travel pa eh. Matakapang eh. Masasarap pa ang pagkain dito sa Masinan. Yes, sobrang sarap dito. Next food trip ay pumunta kami sa isang liblib na lugar sa Isabela. Dahil dito daw matatagpuan ang isang tanyag na kainan na gumagawa ng favorite halal snack na pastil. Nagsisimula ang paggawa ng pastil sa paggawa ng pinaka-dough or outer layer nito. Then, lalagyan ng filling na toge at bihon. Tapos, ipiprito. Ganun kadali. Boom Pops, nandito tayo sa isang bahay lang dito sa Isabela, Pasilan. Sikat sila para sa ng legendary pastil. Ilan taon niya na po ginagawa? 40 years na. 40 years na. Same. 20 pa lang yung edad ko. Naging 60 na ako, sir. Ngayon. So, yun natutunan yung recipe na yan? Sa tatay ko. Tatay. Ay, ginagawa niya pala dati pa lang. Oo, dati pa lang. So, ito isa lang flavor niyan. Munggo lang tsaka yung bihon noodles. Oh. Ayun na yun. Magkano isa? 5 peso. 5 pesos na snack dito sa Basilan. Anyways, actually, paborito rin itong mga kapatid nating Muslim kasi halal din ito eh, no? Anyways, Pops, excited na ako tumigil. Mami, maraming salamat. Up here. Yeah, chara. So, pare, ito na yung pastil natin. Actually, may sauce doon pero gusto tikman siya as is. Itsura yan yung para siyang 1 ton eh. Sige, cheers! Ultra crispy. Parang 1 ton nga talaga yung 1 ton wrapper. And then, parang nandun yung bihon noodles natin tas munggo. Or ano, toge. For their special sauce, ay nag-blend lang si Ma'am ng madaming sili, peanuts, at tubig. So para ito yung complete experience ng 5 pesos pastil. Kuha ka ng suka. Tapos ito, para siyang chili sauce na may peanut. Ididip ko dito. Sige, unlaka mo. Cheers! Ang unique ng flavor. Yung very parang maasim na mapinat na manghang, and then bagay na bagay dun sa pagka-greasy ng ating pastil. Ang sarap lang din ng pinaka-wrapper, para siyang chicheria kung tutuusin. Ang laki tamo, toge lang eh. Toge tsaka bihon lang. Kuha siyang hindi chili sauce, mukha lang siyang mayonnaise. Pero taksil siya dahil medyo manghang siya. Parang kang ano siya, shawarma. Parang garlic sauce, parang ganun. Sobrang evident yung pepper na lasa yung siling labuyo. For our lunch, ay dinala kami ni Sir Alan sa isang sikat na family resto dito sa Isabela. At umorder kami ng isang Filipino noodle pie. Pare, nandito si La Benda, isa sa mga pinakasikat na family restaurant dito sa Isabela, Basilan. Meron tayo dito mini noodle pie. As you can see, there's a lot of seafood. Grilled food, may fried chicken, Shanghai, crumpet. Anyways, gusto ko simulan sa kanila. Iba yung outer layer. Malutong siya pero parang may tamis siya ng konti.
And very, very meaty sa loob. May carrots din. Mga sumuot ng mangga nila. Good, Thomas. Kita nyo itong fried chicken. Hello, Pops. Hindi ito yung very, very Basilan local food. Pero, I must say, typical Filipino food feast na maganda yung ambience, pang pamilya, grilled chicken. Cheers! Pinubusog na ako ng Basilan, pero hindi pa tayo tapos. Para sa huling food trip, ay meron daw isang sikat na karinderya dito na nagbebenta ng otak-otak na isang Southeast Asian fish meat snack na sikat din sa Indonesia. Nagsimula sa pag-isa ng tanglad, bawang, sibuyas at turmeric. Tapos, meron din yung sili. Then, nilagyan ng mga dinurog na tuna. Nilagyan ng toyo, tapos ang nyog. Nilagyan ng tubig at ginisa lang itong mabuti. Pagkatapos, ay finoform ito ng pabilog at i-deep fry. At boom, luto na ang ating otak-otak. Pare, ito na yung ating otak-otak. Actually, nung unang narinig ko, kala ko dessert siya. Pero, this is like a deep-fried fish meatball. So, kuha ako siguro dito at ine-expect ko na sobrang init niya. Ha! Look at that. It's a perfect circle of tuna and different spices. Mukha siyang kwek-kwek pero hindi. Ooh, look at that meat. Nice! Kinda oily din. Otak-otak, cheers! Wow! Sobrang flavorful. In parang sumasayaw lahat ng molecules sa bibig ko. Unang-unang nalasahan ko doon yung turmeric, yung bawang. Oh yan, actually yung nyog medyo nalalasahan mo rin. Pero all of the spices, kinda salty din. This is a one meatball savory food. Pansin ko lang din, medyo greasy siya na super meaty. Look at that! Yung bango ng lemongrass, bumabalot din sa pinaka pagkain natin. Ooh. Ang sarap! It's an extraordinary fish patty dito sa Basilan. And then masarap niyan, native coffee. Walang asukal at matapang pa yun kesa sa ex mong iniwang ka. Mula Batanes hanggang Hulo. Yan ang sabi ng kanta Sid Bulaga. Pero hindi hulo ang dulo, kundi ang tawi-tawi. It is the earliest home of Islam in the country. At dito tinayo ang pinakaunang mosque. Kaya naman, hindi mapagkakaila ang impluensya ng Islam sa kultura at pagkain nila. And ang Bonggau, ang capital nito, kung saan natin sisimulan ang ating food journey. Sa isang Indonesian pancake na tinatawag na tarambulan. At dito tayo kakain sa stall ni Kuya na 30 years nang gumagawa nito. Simple lang paggawa. Nilagyan ng premix pancake batter mula sa Malaysia. Nilagyan ng asukal at crushed peanuts. Then, papahiran ng maraming margarine. At boom, tapos na ang ating tarambulan. Pops, ito na yung tarambulan. Yes, tarambulan. It's piping hot as in. Ang init ng panahon din dito sa Tawi-Tawi. Kita nyo lang, pawis na pawis yung buong mukha ko. Pero init ko kaya. Ang makakasama pala natin ay si paring Alamin Paraji. Owner ng Lala Ramen Shop, isang chiropractor, at isang multi-talented taosug. Napanood yun na rin siya siguro sa episode natin sa Zamboanga last year. Pero Pops, isa talaga siyang laking tawi-tawi ay finally, nakauwi na siya ng Bonggau. So makikita mo, may mani, may yung sugar nag-caramelize na. And then, it looks like a normal pancake. Cheers, cheers, pare. Wow. Kasang abambalik na. Sweet, peanutty. Yeah. Gawin na butter chills ha, dahil sa margarine na nakabalot sa buong sa buong pagkain. Anyways pare, parang ito yung pagkain na pagbata ka. Oh. Hanapin mo talaga kasi mura lang. Nostalgic sa akin ang pagkain na to. Actually, pap, saka ka-enjoy kainin. Parang talagang apambalik. Parang nasa Malaysia ngayon. Sarap! Pare, sarap na sir! Magsupol! Magsupol! Thank you! Thank you! Pare, hanap tayo ng next food trip. Sabi sa akin ni Al, ay maghanda daw ako dahil mainit daw talaga sa Bonggau. Isang rason ay napapalibutan ito ng dagat. But it doesn't matter. At nag-ikot-ikot kami sa Bonggau Public Market. Ito sa bright, colorful market na pakaramdam ko ay wala ako sa Pilipinas. It's jam-packed, full of actions at iba't ibang transaksyon. Medyo napapagod na kami and it's time to find some lunch. Pare, may nakita kami ditong isang halal karinderya
So mayroong ihaw-ihaw na isda, tapos marami din ibang-ibang ulam. Pops, unang tanong ko, pareng Al, bakit yung mga ulam nila usually naka-plastic? Ganyan kasi yung nakasanayan na ngayon eh. Kasi nandito tayo sa may, sa pier ng mga lancha. Oo. You know? Bale yung mga tao dyan, pagkadating or pag-alis, bibili sila dito. Ah, nakapak na. Baon. Baon na agad. Baon nila yan. Okay. Ito. Makakatuwa lang, ano, parang kala mo pala, ano, yes. Bunutan eh. No? Oo. Mangga. Mangga. Meron tayo ditong shakul. 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 Pagi yan. Pagi. No? Ah, stingray. Stingray. So, ano kung mga to? Ito siyang lab to. Ano yan? Sa amin, ha? Sa kamote. Kamote? Oo. Tawag sa amin. So, pwede mo siya parang gawing kanin. Yes, yes, yes. Lasang kamote nga. Very plain. Maasim din, no? Pops, look at that. That fresh flesh. Very meaty part ng ating tulingan. Sige, kuha ko, Pops. Thank you. Mm, nice texture. Very meaty, juicy. Kasi same time, yung sauce niya yung red. Para sa chicken yung sal. Parang barbecue sauce, sweet, salty, ang sarap. Dip natin dito. So, mangga na may bagoong. Ang sarap, pare. We have the beauty of different flavors. Asim, alat, tamis, galing sa bagoong sagul. So, ganun ko lang. Oo, oh, ganun. Kagatin mo na lang. Oh, look at that. Ah, yun yung pagi. Ito na yung pagi. Oh. Mukha siyang ano, pare, no? Mukha siyang pangalan nun, chula itong. So makikita mo, yung kulay niya, hindi siya more on black side eh. More on a viscous dark green. Yan ay stingray. Tapos alam ko, I believe no, may coconut to, no? Yes. Nakuha tayo ng nice bite with the chilies and the sauce. Mmm. Oh! Ang sarap. You have the very creamy, milky flavor galing to sa coconut. At the same time, ang lambot and very juicy, tender ng ating pagi. Kasi dati, bihira lang kami kumakain ng beef dito eh, pag may occasion lang talaga. Ah. So mostly, yung pagkain namin, more on seafoods lang. Oh, tsaka, pansin ko, yung flavors, ibang klase, parang sinisipa sa mukha, sinisitchin music ka sa mukha. After lunch, ikinita namin ng ilan sa mga kaibigan ni Al dito sa Mungaw. At nagmotor kami around the town at nagkwentuhan din kami. Now I can feel my face and I'm pretty sure she left some traces. Sabi nila, kaya pala dati magulo dito ay dahil sa clash of clans or ubusan ng lahi. Ito ay sa halo-halong rason tulad ng personal at political grudges at even land conflicts. May mga oras daw dati nung bata sila na hindi sila makatulog dahil naririnig nilang pagsabog around the area. Lumaki rin sila na nasanay na may mga tunog ng baril sa labas. Pero hindi daw ito makakapigil sa kanila para maglaro at maging normal ang kabataan sa Tawi-Tawi. Kaya masasabi nilang they had a great childhood dito sa Tawi. And speaking of childhood, merienda muna tayo sa isang kainan na paborito nila nung bata pa sila. Matagal na to, mga siguro lampas 20 years na. Oh, ito ang pinaka matagal na coffee shop dito sa Bungaw. Pambihira, talo pa nito Netflix. Dahil para akong binalik sa panahon at sabay-sabay nanonood ang mga customers nila ng lumang pelikula. At pare, naka full max volume pa habang nakain. Yung ano, natural setup dito para yung tao dumarami yung ano yung benta. Nandito tayo ngayon sa oldest coffee shop sa Mungaw, ang Hyper. At si Paxa Abubakar ang currently na namamahala nito. Yung hapon, ano, parang ganyan lang. Tawag namin balato. Ay, isang platter yun? Oo. Okay, sige. Kung anong kakainin mo, yun lang babayaran mo. Kung ilan lang kukunin mo, yun lang yung babayaran mo. So, pag natamaan mo na yun, bayad na agad. Anyways, excited na ako kumain ng iba't ibang merienda. Pag-hi ka mo! So, we are entering their very legendary kitchen kung saan ginagawa yung iba't ibang sweets, mga kakanin, desserts. So, galing lang. Kita mo yung kalderong to. Pare, fresh coffee yan. So, parang tea bag lang daw nalagay nila. Punong-puno ng tubig yan. So, isang kaldero na to, fresh hot coffee. Sa kaliwa, dito yung pinakakusina. Iba't ibang desserts, iba't ibang merienda. Pare, umusok na ang init. Tara na. Okay, ito yung sabi mo siya na very unique na tao dito. Pag yung kukunin mo, yun lang babayaran. Yun, pag tama hindi ba? Nakita ng may hati. Pag hindi nakita ng may hati.
Basta ano, pwede yun. Basta hindi nakita na may ari. Yun yung number one ano, tip. Para na tayo dito magtotrope. Kita mo dito parang, oh, diba, inom-inom lang. Simulan natin sa kanila, native coffee. Yes. Ito yung kaninang nasa malaking kaldero. Sir, sabi may technique daw dito, paano ba? Saan? Ah, okay. So, para mabilis tumamig yung... So, gaganon-ganon mo lang. Yun, yun. Ah, para ka pala nagtetetarik dito, ah. Yun, titarik talaga yan. Cheers! Para sa mainit na araw. Sarap! Sarap! Yan ang tradisyon. Alam mo, ang nakakatawa lang dito, mainit na sa tawi-tawi, tapos inong ko pa ng mainit na kape. Yun ang maganda. Pero walang pakit. Walang pakit. Titirahin mo ito, malaki ito. Ito ah, malaki. Oo, parang pakit-paking ganun ah. Pangi-pangi. Pangi-pangi. Gutom na. Pina-expect na medyo smoky siya. It's very doggy. Pina-expect ko matamis, pero sakto lang. It's oily, same time, parang donut. Juwalan. Cheers! Yes. Parang maruya ka. Malugdak. Banana. Malugdak crispy butter sa labas. At same time, juicy and sweet yung banana sa loob. Yung ginagawa namin dati, pag wala ka ng pambayad, pinakain lang namin dito sa likod. Tapos ibabalik dyan. Para mukhang buo pa rin. Buo pa rin. Sa mga tindahan dati, na kung saan kumain si Al, alam nyo na nalugi kayo dahil pinagbubutas niyo yung pancake nyo. Anyway, sir, cheers tayo, hati tayo, sir. Oh. Parang pancake, no? Oo. Oh. Usok na ako. Sarap. Parang medyo bibingka yung texture niya. Kasi yung pancake, very mild lang, very soft. Ito, may chewy na siya ng konti. Lahat yan, gawa sa flour. Ah, kaya mabigat din. Hindi siya yung super extravagant na flavorful. Pero ito yung pagkain na nanam namin mo habang pater yung kape. Tapos habang nanonood ng PBO na pelikula ni Robin Padilla. So, magsukul, magsukul. Magsukul. I'm walking down the street. Bago tayo pumunta sa huling stop, tanongin natin si Long kung kumusta na ang tawi-tawi ngayon. May konotasyon pa rin sinasabi pag sinabi mong tawi-tawi, delikado, ganyan. Ikaw ba, ngayon in the present time, 2023, kamusta ang tawi-tawi? Mas maganda ang tawi-tawi since 2015. Actually, Pops, pag-landing ko ng tawi-tawi o bunggaw, sobrang naganda na ako agad. I mean, sobrang makulay, ang energetic ng mga tao. Daming, alam mo yun, Pops, ang dami nagtatrabaho, ang dami-daming side hustle. Ang Sabah, Malaysia ay more than 300 kilometers lang ang layo sa Tawi. Kaya naman, may malaking food influence ang pupuntahan natin for dinner. Sikat sila para sa martabak or spicy folded omelette pancake with meat fillings. Bale, halo-halo yan, sir. Hindi lang Malaysia, bale, totally may Singapore, India, Indonesia. Nagsisimula sa paghalo ng filling like chicken at veggies, then lalagyan ng curry sauce. Pagkatapos, i-fry ito sa griddle. Then gagawa ng pinaka-outer layer o yung dough. Nilagyan ang filling at finold ito. Then, ipa-fry ulit. Ito na ang ating martabak. Pops, ito na yung ating martabak to. Hugas-hugas lang kamay. Hindi ko akalain, nakakain akong pagkantong pagkain dito sa Tawi-Tawi. This is the chicken martabak ata. Alam mo nakakatawa, yung balat niya parang gyoza. Ang nipis lang. Tapos yan yung pinaka feeling niya na parang torte. May gulay, carrots, cabbage, onions, tapos yung chicken. Anyway, stickman muna natin. It's very greasy. At the same time, very flavorful. May parang, ayaw ko, may curry spice siya na nakabalot. And then, nandun yung chicken, very meaty. Yung gulay natin, yung carrots, yung cabbage, yung onions. Very, very savory. Curry sauce. It gives you a little more curry flavor and spicy flavor. Ito naman, Pops, next natin, corned beef naman. So, corned beef siya. Yun na yun. Chili sauce. Ang init! Ang sarap parang kumakain ng corned beef omelette. Actually, may itlog to. Kaya medyo eggy din siya. Look how greasy it is. Ididip ko to sa sauce. Chili sauce nila. This is why I travel to Tawi-Tawi. One of the reasons, I mean the major reason talaga is food. Pero sa pamamagitan ng pagkain, malalaman mo rin kultura nila. Katulad nito, tapos malalaman mo talagang sa Malaysia ka kung iinom ka ng 100 plus. Good day mga Pops, ngayong araw, nandito tayo sa Bunggaw Night Market dito sa Tawi-Tawi.
gagawin natin isang 1,000 peso street food challenge. Maghahanap tayo ng kakaibang halal tausog street food dito at tingnan natin kung saan naabot ang 1,000 pesos natin. Kaya ano ba hinihintay natin? Tara! Pare, oo, nasa tawi-tawi ako ngayon at buhay na buhay ang gabi dito. Susubukan natin ubusin yung 1,000 pesos natin. At unang stop dito sa Hilera, dito sa Kanto, may tabi-tabing mga tindahan na nagbebenta ng iba't ibang tausog ulam at meron din silang mga fish barbecue. Anyways, hanap tayo. Meron tayo dito ang iba't ibang klaseng barbecue. Pero yung barbecue na to, pagkakaiba, puro isda. May tulingan, may squid, may tuna. Meron dito, sisimulan natin, 60 pesos na tuna belly. Pops, unang pagkain, 60 pesos tuna belly para siyang inasal. Anyway, stickman natin. Cheers! For 60 freaking pesos. Ang sarap nun at ang sobrang sulit nun. I mean, very smoky, tender and juicy. The same time, pinaka-flavor niya, actually kala ko parang innocent siya, pero parang papuntang tinapa eh. Very smoky. Pero, it's a great find. Ano nakita? Barbecue. Dalatong na belly nakalagay. Pops, it's a great start. Ano pa tayo food trip? Boom Pops, pangalawang pagkain. Meron tayo iba't ibang fried skewers dito. So, meron tayo tinatawag na tempura, mukha siyang kikyam pero gawa to sa isda, tama no sir? Yes. Ito meron tayong fishball naman, tama yes, no sir? Ayun, mga siomay no, tama yes, no sir? Anyways, 5 pesos isa. Yes. Sige, siguro, tikman natin itong tempura at yung fishball. Pero dip ko muna sa kanila. Ano, ito ba spicy sauce? Yes. Dip natin. Banghang ko no? Yes sir. Wow, ang sarap ng sauce. Parang siyang mabawang na matamis na parang yangnyom. And then niya, texture niya, parang siyang fishball. Pero kikam yung hugis. Next, ito naman yung fishball nila. Para ma-explain. Very doughy. Parang siyang ma-ere na fish, ibang lasa sa fishball. Medyo bland siya. Pero, pinaka nagpapalasa sa kanya, si sauce. Anyways, Pops, yung dalawang yun, 10 pesos lang, kailangan pa natin maghanap. Next pare, 35 pesos, street style fried chicken, paubos na. At ang pinakamaganda dyan yung background ko is yung garillo galing sa Malaysia. Pero pagkain, yung fried chicken natin, piping hot, kakaluto lang. Wow, mas mainit pa sa tawi-tawi yun. Surprisingly, it's very ultra crispy. Pero hindi ko nakain yung karne. Pero yung marination niya, alam mo yung parang Pinoy style, birthday style fried chicken, hot sauce or chili sauce dito, ilalagay mo dyan yan. Dito, honey gravy. Mahihiya si Jollibee. Cheers! Really? Dumiretso. Napaka-authentic nito. Anyways, yung sili, dumiretso sa lalamunan ko. Nagulat ako, may katamisan pala yung sauce niya. Very juicy. Yung at least, umuusok siya para nag-i-insenso. Magkana pa tayo next boat trip. Family bird. Ito sa hinihintay ko at hinahanap ko din sa tawi-tawi, Malaysian Mee Goreng. Magkano to sir? 50 pesos, meron kang makikita mo dito. Meron kang itlog, may burger patty, hot sauce pipino at yung mismong noodles. Nilagyan rin ng sukayan, bechin, hindi ko pa alam. Anyways, gusto kong tikman siya. So doon sa Mee Goreng, haluin natin bahagya. Look at that, dark brown Mee Goreng. Cheers! Malasat panghang. Wow!
Hindi ko na-expect na ganito, Hanghang. It's extremely spicy. Pero matamis. Parang siyang may dark soy sauce na hindi ko alam, oyster sauce ba yun? Yung itlog masarap, burger patty nila. Perfect bite, itlog, burger patty at noodles. Cheers! Alam mo, nakatawa yung noodles nila. Ang nipis niya, pero medyo chewy. Yung burger patty nasa sa Angels. Nice! Next, Pops, after ng spicy mee goreng, meron katabing stall dito. Ibat ibang shake. Tama ba yan, sir? Meron tayo dito avocado, chocolate, ube, mangga, cookies and cream. Meron, it starts with 25 pesos, pero in order ko, medium ube. Cheers! Tamis, ube flavor nandun. Parang ewan ko, may chocolate syrup na parang kondensada rin. Pero ang importante doon, napakamura at a wipe off yung pinakaanghang sa bibig ko. Pare, huling food trip meron tayo dito. Actually, bumalik ako sa kanina. Pero pumunta naman ako sa yellow section nila. Maraming iba't ibang ulam. Ito nakita ko, hindi ito ice candy. Kundi ito ay piyoto. Tama, Dims? Piyoto. Ito ay kamoting kahoy. So, edo ko paano kakainin to. Kagating ko na lang. Hey, stick pa natin. Kamoting kahoy, cheers. Kaya medyo jelly-like, chewy. Kamoting kahoy. I mean, bland yung lasa niya. Ito kakaiba, daging. So, saging siya na mayroong gata. Paano naging green yan, ate? So, kaya siya naging yellow-green dahil sa turmeric. Anyway, siguro paano kakainin to. Bahala na. Cheers! Wow! Ang tapang ng turmeric nun. First time ko kumain ng saging na may turmeric. I mean, bagay siya. Yung saging parang nagiging karne na yung texture. I mean, the sweet side is there. Peppery and then a curry-like flavor turmeric. Magkano ba ito? Bakit? Walang bayad? Walang bayad. Ba't kanina pa ako linilibre doon? Magsakol. Thank you. Thank you. Totoo ba? Totoo, promise, awi na ako. Okay na? This used to be a trading of the product coming from the sea, the marine product and the product coming from the mainland. Sa video na to, we'll explore the Philippines' most extreme public market kung saan ang mga kapatid nating Tausugan Badyaw are doing barter trade at nagbebenta ng kanilang iba't ibang produkto. Wow, actually gumising kami ng alas 5 ng umaga. At matatagpuan yan sa dulo ng Pilipinas, sa Tawi-Tawi. I have a mission to discover kung anong nangyayari tuwing weekend sa market na to. It is called Panglima Sugala Morning Market. Pero siyempre, nandito rin ako para maghanap ng amazing Tawi-Tawi street food. Bumili ka, 5 piraso siya dapat. From favorite Taosug food wala ng ulo, pwede na para, no? Hanggang sa kakaibang halo-halo. Kumakain ako ng fruit salad na halo-halo at macaroni salad sa isang putahe. At sa huli, we will do a Taosug boodle fight. Look at this. Kung saan lulutuin ang mga napamili namin sa market. Ready ka na ba? Try! Thank you, sir. Para touchdown, nandito tayo sa Panglima Sugala, di sa Batu-Batu, Tawi-Tawi. Pops, this is the most extreme morning market na nakita ko. Ang daming ganap, ang daming action from selling different fruits, may mga marang, may saging, and then marami rin iba't ibang seafood, gulay. Actually, lahat ng gusto mong makita, eh makikita mo na ata dito. Wow, actually gumising kami ng alas 5 ng umaga para lang makarating dito. And grabe, buhay na buhay yung kultura ng Tawi-Tawi dito sa market na to. Anyways, maghanap tayo ng iba't ibang food trip dito, pare. Samahan nyo kami. Para mas makilala ang market na to, ay makakausap natin si Pershing Tayab, ang tourism officer ng Tawi-Tawi. This is Panglima Sugala Municipality, one of the 11 municipalities in the province of Tawi-Tawi. Actually, this is formerly named Batu-Batu. Batu-Batu was then the capital town of Tawi-Tawi. Every weekend, it's Saturday, so there's what we call pagtabo. Pagtabo.
pagtabo-tabo means market day na ginagawa lang tuwing Sabado at Linggo. At dinadayo pa talaga ito ng mga tigabunggaw at iba't ibang municipality ng Tawi-Tawi para lang bumili dito. This used to be a trading of the product coming from the sea, the marine product and the product coming from the mainland. This should be a barter trading between Tausug and our Badjao friends. Since there are a lot of customers of people coming from the capital town of Bungaw, so they come here with their money to buy. Okay. Welcome. At para sa aming unang breakfast ni Al, ay may nakita kaming iba't ibang Tausug na kakanin. Al, magandang umaga. Pare, unang snack natin. Ano yung mga to, Pops? Ano mga to? Ito yung mga snacks natin dito. So, patulakan. Patulakan. Bumili ka, 5 piraso siya dapat. Hindi, down ng saging yan. Ah, down ng saging? Wait lang. The first food trip dito sa Panglima Sugala. Cheers! Yes. Basically, rice cakes siya. Less sweet. Pero, ano nam-nam? Actually, para lang talaga sa suma na very muscovado sugar yung flavor. Pero masarap. Ito Al, meron naman tayo dito ang tawag na punjong rice. Tapos may gata. Linuto sa gata. Tapos wow. Turmeric. Nice, parang egg fried rice. Childhood food ko to eh. Turmeric yung flavor. So, sticky. Flavorful. Kasi wala nang ulo, pwede na parang, no? Kaya nasabi kong most extreme market sa Pinas ay dahil ang daming nangyayari kada segundo. Kailangan mo lakasan ang boses mo sa lakas ng boses nila sa pagtitinda. Siksikan, maingay, pero makulay at maganda. At perfect time na nakarating kami ng alas 7 ng umaga dahil pagdating ng alas 10 ay halos ubos na daw ang panina dito. So pare, dito sa park na to, nandito yung mga kapatid natin Badjao. So nagbenta sila ng iba't ibang seafood na mga huli nilang isda at seafood kagabi, binibenta nila dito. Napansin ko lang no, sobrang crowded ngayon. Tapos actually nasa lapag lahat ng mga binibenta nilang seafood. Pero maganda dito, fresh na fresh lahat ng mga to. So dito sa part na to naman, nandito yung mga iba't ibang mas fresh talaga na isda. Doon mga seafood, ito mga fresh na isda. So para tong maliit na talipapa. Habang naglalakad kami, ay naamoy namin ni Al ang bangon ng sati at di na rin namin pinalagpas at umorder na kami. Al, print tayo itong sati. Favorite sati. Pero medyo kakaiba yung tsura ng sati nila. Parang palabok sauce na mas manipis eh. Sumutik mo yung sauce. Yes, sauce muna tayo. Kakaiba. Kakaiba nga. Medyo light. Pero nandun pa rin yung curry element. May pagka-curry pa din. Curry tsaka lemongrass. Yun! Meron ba ito? Lemongrass? Meron. Parang ganun pare, mas aromatic siya. Yes, aromatic. Cheers! Cheers. Ang sarap ng manok. Bagay na bagay kasi maalat yung manok natin. Very juicy, smoky, sweet, and salty. Tapos yung spiciness at sweetness ng ating sati sauce nagko-complement. Kakaibang flavor ng sati to dito sa Tawi-Tawi. After that hot and spicy energizer, ay masarap magmalamig na dessert. Sakto, may nagbibenta ng halo-halo. Pero teka, bakit parang may macaroni? Meron tayo ditong Tawi-Tawi halo-halo. Pero mas naguguluhan ako dahil merong macaroni yung pinaka-halo-halo nila. Hindi ko ba alam kung macaroni salad ba ito o halo-halo. Anyways, may mais yan, may fruits, gulaman, sago, kondensada, tas asukal. Alam mo, parang kumakain ako ng fruit salad na halo-halo at macaroni salad sa isang potahe. Pero masarap ha? So, pwede mo tawagin itong halo-halo pasta. And then, yeah, it's milky, creamy, the same time, matamis, pambihira. Kakaiba. Pagkatapos namin mamalengke, ay dumiretso na kami sa opisina ni Sir Manny Camaro dahil paghahandaan niya daw tayo ng Tausug Boodle Fight. Pero, ginawan muna ako ni Al ng kinilaw na makarel. Ito Pops, appetizer natin. Meron tayong kilawing makarel. Sa fresh kilawin that you can get dito sa Tawi-Tawi. Boom! Nagpaiho na ng tulingan, pinatong ng iba't ibang Tausug food sa dahon ng saging at ang mga seafood na nabili namin kanina sa market. And it's time to eat!
Boom, Pops! Ito na yung ating, ano ba to? Taosug Boodle 5,000. Parang ganun. So, meron tayong iba't ibang seafood dito. Mga biniling isda kanina sa palengke. Kuha ko dito, banda. So, meron tayo dito ang agar-agar. Ito yung tulingan, tapos pipino. Anyways, cheers! Kung fresh yung flavors nun, the best smoky tulingan. Same time, may ice cream at parang dagat flavor yung agar-agar. Texture niya parang jelly na chewy. Ayan, may bubok tayo at kanin. Ang kanin lalagay sa bibo. Parang siyang maalit na medyo matamis na smoky na ang dadagdag another texture sa buong kanin. Pula simon. Ang laki ng laman. Look at this. Grabe, ang laki ng karne. Cheers, pare. Bahala na. Sobrang tigas na crab. In terms of flavor, parang crab. Pero texture. May part na parang fatty na, chewy. Pero may part din na parang cartilage na matigas. So, eto. Ito yun. No? Tignan natin. Kaibang... Kaibang hayop din. Cheers! Mas parang makartilig siya. Pero medyo same din yung lasa eh. Pero yung spouse, ito ba tuwing kailan yung mga ganito klaseng kainan? Like normal na araw ba? Pwede, basta may party lang yung nag-enjoy ka, nag-food trip ka ng mga tuupan yun. Ganito yung ginagawa na. Boodle fight, ganyan, parang ganyan. I mean, sa mga show, I have done so many boodle fight. Pero ito kaiba kasi sobrang unique ng mga dishes na nakahanda sa banana leaf. Maraming mga kapatid na badyaw naniniraan sa Manila. Mostly ang trabaho nila ng lilimos. Ano bang nakikita nilang potential doon? Simula bata, sanay na silang malimos. Di porket badyaw ka, nanlilimos ka na. Sa video na to, we will explore kung sino nga ba talaga ang mga tunay na badyaw dito sa Pilipinas. Ah, tatay mo. Sa Malaysia na. Anong ginagawa niya sa Malaysia? At nandito ako ngayon sa Tawi-Tawi. I have a mission. Para kilalanin ang isang pamilyang badyaw at malaman ang kanilang point of view sa buhay. At syempre, magfo-food trip din tayo at paglulutuan nila tayo ng mga putahe na kinakain nila sa isang normal na araw. Sarap. Sabay-sabay natin kilalanin ang mga badyaw. Ready ka na ba? Tara! Madalas nakikita natin sila ng lilimos sa kalsada, tumasakay sa jeep, at kumakanta. Pero minsan napaisip ka ba kung saan sila nagmula? The Sama Badyaw have lived on the waters of the coasts of Malaysia, Indonesia, and the Philippines for how many centuries na? Dito sa Pinas, matatagpuan sila sa Celebesi or Sulusi or kahit sa kalsada ng Metro Manila. They are also called sea gypsies na mga naniniraan sa tubig or coastal area. At originally, naniniraan sila sa mga bangka nila na tawag ay Vinta. Ngayong araw ay nandito ako sa Tawi-Tawi, isa sa mga probinsya kung saan maraming naninirahang badyaw at magkakaroon tayo ng chance na makikain at makapagkwentuhan sa kanila. So, Paps, nagmamotor kami ngayon sa napakaliit na eskinita papunta doon sa bahay ng mga pamilya ng badyaw na interviewin natin. Heto pala si Paring Fads, a fellow content creator at siyang sasama sa atin at translator sa kaibigan niyang badyaw na si Master Echo. Fads, pare, gandang umaga. Ito, Paps, itong area na to, sino yung mga nakatira dito? Dito mga boss, dito, banda dito, stay kasi dito sa amin sa Lamion, dito mga tausog yan, mga sinama, tribe. Tapos yung mga dyan sa bandang laot, lahat, sa bandang darat, mga badyaw na yan lahat. Ah, so doon tayo pupunta mamaya. Pagdating ng pagdating namin, ay pinadiretso na ako sa kanilang kusina. At ito ang bumungad sa akin. Ah, ito yung mga nahuli nila. Galing sa ano, sa long line fishing. Sa? Yung line na maraming hook. Nasa 150 to 200 hooks yan. Oo. Ilalata din nila from dito, halimbawa papunta doon. Tapos mag-aantay sila ng 1 hour. After nun, hihilahin nila. Yan okay. Yung mga nahuli. So parang trap? Pero ito pare, kabuhayan nila ito, ibibenta nila ito. Ayan, ibibenta yan nila. Pagkakarating nila, ibibenta na yan nila. So ngayon, parang inaantay lang tayo para makita. So, Paps, nakita ko dito, meron ditong isang malaking pagi, stingray. This
insane. I mean, I've tasted stingray before, pero ngayon nakita ng fresh ng stingray galing pa sa dagat. Meron tayo dito. Ah, ito yung puffer fish. Wow, hindi tagutungan. Ano bang priority nila? Makakain o makabenta? So, natitira rin ba sila ng pagkain sa kanila? Ganito yan, Paps. Pag sila, halimbawa ito, magagandang isda yung mga nahuhuli nila, ibibenta yan nila lahat. Tapos, bibili sila ng mga ganyan, yung maliliit na mga tamban. O minsan sardinas na lang. Kasi yung lahat ng mga magagandang isda, ibibenta nila yan. Hindi nila kakainin. Minsan nga, parang hindi nila pa rin natitikman yung mga malalaking isda. Ang tanong ko dyan, pare, anong rason kasi priority nila yung pera? Oo, pang ibang yun lang talaga yung ano nila. Yung priority nila, yung paano sila magsusurvive kinabukasan. Yun lang, wala silang ibang iniisip. Basta may makakain sila kinabukasan, yun lang talaga. At dahil hindi pa kami nag-almusal, ay pinakain muna ako ng kapatid ni Master Echo ng inihaw na tiyapa tamban at siyang lag na uri ng kakanin. Sir, assalamualaikum. Eto, pare, nandito na tayo sa kanilang pinaka-kitchen mismo. Fresh na fresh, katabi mismo yung dagat, mga bagong huli. Oh, init pang init! Eh pare, tingnan natin kasaba. Nice, I mean, ang sarap niya kasi very fresh, mainit pa, chewy na may asim ng konti. Actually, kasabang kasaba yung lasa niya. Oh. Pamain nila to. Ah, kinuha pamain. Kinuha nila kanina sa may fishing boat. Init. Mainit! Mainit! Huwag ka mag-init-init! Magkaya lang ka! Actually, Pops, lasang bangus eh. Very meaty, hot, smoky dahil sa charcoal siya pinaluto. Nice! Actually, pain daw to. Pero pag maraming sobra, kinakain na rin nila, ulam na rin for today. Simple lang eh, no? Anghang! Alara! Pare, isaw-sawa naman. Anghang nga, pero sarap. Pero sarap. Hindi ako sanay manghang. Hindi ako sanay ako eh, sarap. Kapsana. 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 Kapsana, pare. Pagkatapos ng almusal, ay nagkaroon din ako ng chance ang makausap ang haligi ng tahanan na si Master Echo na nakakasama din ni Fads sa pagbablog. Master Echo, assalamualaikum. Malaykum salam. Kamusta sir? Kamusta? Mabuti sir. Maraming salamat sir sa pagtanggap sa akin dito sa inyong pamamahay. Sir, unang tanong ko, napansin ko, ilan kayo dito? Nangkabito. 17 daw po sila. 17? Wala pa dito yung iba. Oh. 17 sila dito. Kabilang ang ilan sa mga kapatid niya, anak niya, pamilya ng mga kapatid niya, kanyang ina, maging ang kanyang ama. Napag-uusapan natin yan mamaya. Ano yung pinaka gusto mo na trait bilang badjaw? Na proud sila na mangingisda, marunong talaga sila mangingisda. Sila yung nakaka-proud. Kami, hindi namin kaya mag-isa lang sa laot sa buong gabi. Hindi namin kaya yun. So, may advantage sila. Scattered through Indonesia, Malaysia, and the Philippines, the Badjaws are a semi-nomadic tribe of fishers with extraordinary freediving skills, meaning kaya nilang sumisit sa dagat na walang gear. They can last up to 13 minutes underwater at 8 oras kada araw para lang manghuli ng isda. Actually, they can be considered one of the best fishermen sa buong mundo. Sa trabaho ninyo, ano yung pinakamatinding sakripisyo o parang pinakamahirap gawin? Naya, pingahan to. Ibang alaman na ipagbuli luto at ibang alaman na ipagbuli gasolin. Nambal na makakaw. Ayun daw, Pops, yung gutom talaga. Yung may problema nila sila. Pambili pa ng gasolina, yun yung pinaproblema nila talaga. So meron pa rin araw na wala kayong nahuhuli? Wala. Hindi, ah, sa tayo nga, hindi ito ang tabi. Lugi, lugi. Ang lugi talaga. So pag gano'n, anong kakainin nila? Kaya kapitbahay ang umuwan. Humihingi na lang doon sa kapitbahay. Bayanihan! Bayanihan! Ang mga lalaki na nanguhuli at yung mga babae, sila daw yung maglalako o magbebenta sa palengke. Kung tutusin, on a very lucky day, ay kaya daw nila kumita ng 3,000 kada araw. Pero napupunta din ito sa mga gastusin katulad ng kanilang mga bangka, pain, at pang-araw-araw na gastos bukod sa pagkain. Maraming mga kapatid na badjaw na naniniraan sa Manila, lumuluwas sa Manila, at nakipagsapalaran doon, mostly ang trabaho nila ng lilimos. Sa tingin mo, sir, bakit sila nakikipagsapalaran sa Manila? Ano bang nakikita nilang potential doon? Tanti, iyabang sa sigaylo, sa alaman niya, kayaan sigaylo. Minsan lang makan nakaato ayahin ng sigaylo, makamo, kami, martin ng kami. Although isang ano sila, badjaw, although marunong din daw sa dagat, pero
naniniraan sa dagat, hindi talaga marunong sa gawing ano, dagat. Yung simula bata, sanay na silang malimos. Di porket badyaw ka, nanlilimos ka na. Dahil nababawasan ang mga yamang dagat due to environmental change at mga pirata na nangaharang sa mga badyaw, mas pinipili daw ng mga ibang badyaw na manglimos na lang sa daan o maging magdive sa dagat ng mga binatong barya katulad na experience ko sa Sulu. Malapit din sa barko, basically parang nanlilimos sila eh. Pero ito kakaiba kasi babato ni Dims yung pera sa dagat, sisisiri nila yung barya. Pero sabi ni Master Echo, minority lang ito at hindi pangkalahatan. Kung tutuusin, nage-generalize na lang din ang mga badyaw bilang beggars. Main ano dito yung tinatawag naming sabar, yung patients. Kahit anong sinasabi sa kanila, parang ini-ignore na lang nila. Pinapa-juice na lang nila. Diyos na raw bahala sa mga humuhusga sa kanila. Ayaw na lang gulo, ayaw na lang ganun. Alam nilang may Diyos na humuhusga pag may nag-discriminate sa kanila. In the cracks of a thousand leaves, somewhere in between our past and our future. Tinigil muna namin ang kwentuhan at tsumibog muna kami. Niluto na ang superstar dish of the day, ang Swan Swan. Naglagay ng mantika, bawang at toyo. Nilagay ng tubig, nilagay ng ketchup at konting pampalasa. Nilagay ng tamban, kumulo. Ay luto na ang ating Swan Swan. Boro. Boro. Cheers! Sir, cheers! Cheers! I mean, basically, dilis siya, maalat. Manjo, parang atay-atay yung texture niya. Ito naman yung swan-swan. Okay, cheers! Sarap! Sarap, sarap, sarap! Kumbaga, pinakalumulutang yung ano, flavor ng toyo at ketchup. Diba? Pero yun na yun eh. Ang importante, malasa. Yun. Sinong pinakamalakas kumain dito sa pamilya nyo? Ituro mo! Talon. Alam mo ito! Sayan eh. Why the song? Ano sa Malaysia? Okay. Sino tatay niya? Ay, tatay mo. Sa Malaysia na. Sa Malaysia. Anong ginagawa niya sa Malaysia? Magdingit. Ah, doon siya nangingis na. Buti nakaka-border din. Walang pass ni... Walang passport? Pero from Malaysia, mula Sabah, Malaysia, babalik din siya dito. Benta yung isda. Oo nga, tapos babalik din dito. Ah, babalik din dito. At sa mga oras na to, eh, hindi pa ako inform na nahuli na palang kanyang ama sa Malaysia. Actually, ilang dekada na pala pabalik-balik ang tatay niya para mangisda at magbenta sa Saba. Pero this time, inahuli na pala siya. Pero sabi ni Fads, eh maghintay lang daw ng panahon at hintayin daw ang tinatawag na quota at papalayain din naman daw sila. Maraming salamat. Bukod sa pagkain, yung sarapan ako, ay nasarapan ako sa samahan at kwentuhan natin ngayong araw. Maraming salamat. Cheers! 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 This food series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken is isa sa pinakamalaking poultry producers sa Visayas. Mahanap po mga quality products sila sa wet market sa supermarket sa Visayas at Mindanao tulad ng Cebu, Iloilo at Zamboanga. For more info, you can check their Facebook page. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mong alaga mo pagmahal. Ano bang pinakapangarap mo sa buhay ngayon? Nakabayan gito, yahe ka na pilap ko. Ahap niya tapakan ko, matuwa ko na anak, kuranakan ko. Yun lang talaga, Paps, magkaroon ng pera, masupport niya yung nanay niya, mapakain niya, mga nakasawa niya. Maraming salamat, sir. Maraming salamat. Magsukol. Salamat. Nag-ibang pananaw ko sa mga badyaw nung nakuusap ko si Master Echo. Isa lang naman talaga siguro ang main takeaway dito. Wala sa tribo, wala sa kultura, wala sa nationality ang pagiging matugumpay, kundi nasa sipag at determinasyon ng tao. Ano ba? Anong strato? Pumper fish yan ba? Pumper fish! Sa video na to. Teka, parang Discovery Channel. Look at this! Nakalobo pa siya, no? Manghuli tayo ng isda. Mga ahas yun, hindi nyo lang sinasabi, ah. Dito. Mag-iingat ka, baka may tawad yun. Nice. Sa tawi-tawi. Ako, napaka-bobo ko, pero hindi ko alam natutulog pala mga isda. Lalangoy. Uy, galing siro. Kinakamay-kamay na lang. Lulutuin at kakainin sa isang bahay ng isang residente dito. Ha. Ready ka na ba? Tsura. Ta-
Tawi-Tawi is in the heart of the Coral Triangle, which is the richest part in the world in terms of marine biodiversity. Bilang parte ng Coral Triangle, nandito din ang mga strong coral reef system. Kaya naman, sobrang dami mong makikita at mauhuli na iba't ibang seafood at isda sa karagatan nila. At hindi na rin katakataka kaya mura ang mga isda sa palengke sa Tawi. Pero today, hindi tayo bibili at manguhuli tayo mismo ng iba't ibang isda. Mangyayari lahat yan dito sa isang bahay sa Barangay Simandagit sa Bonggaw, sa tahanan ng Pamilya Yasin. Pops, bago kami magsimula, meron dito. Ang tawag dito, Dims? Jualan. Jualan. Para siyang maruya. So, mukhang talaga maruya. Sasaw-saw mo sa asupal. Oh, pangkape talaga, oh. Okay, sige. Cheers. Tomorrow. Sakto to. Dahil tirik na tirik ng alas 2 ng tanghali ngayon. Kailangan ko ng energy dahil susulong kami sa dagat mamaya. Tama ba, sir? Pops fans, magandang araw! Oh, magandang araw! Welcome to Tawi-Tawi, Pops! Assalamualaikum, pare! Alaikum salam! This is Fads Aral, aka Palunsul Tawi-Tawi, isang content creator na nagbabahagi ng ganda at yaman dagat dito sa Tawi-Tawi. Siya ang sasama sa atin sa fish adventure na to. So basically, gagawin natin ngayon, manghuli tayo ng isda. Okay. So, magka-catch and cook tayo ngayon. Papakita natin sa kanya, doon tayo. Isa. Ano ang bungsod? Basically, yung bungsod sa English, fish trap yan siya. Fish trap. So para siyang bahay. Para siyang bahay. Ilalatag lang yan. Para lang siyang fish net, kaso parang minodify siya. Dito, ang tinatawag nilang bungsod ay magtatrap ng iba't ibang isda. Halos sa 15 mil daw ang paggawa nito. Pero ang benefit ay maghihintay ka na lang at yung mga isda mismo papasok dito. Pero minsan, kailangan din nila tanggalin muna ito, lalo na sa patahon na mataas ang alon dahil daw baka masira ito. Pangingisda na yun, ano ba ito, pare? Pinagkakitaan mo ba ito o hobby lang? May kasama akong badyaw yung in-interview mo, si Master Ed ko yun. Okay, oh. Kung yung kita na kinikita ng mga hinuhuli namin, mapupunta sa kanya lahat. Kumbali ako, for the content lang, which is hobby ko naman siya. So, why not, ginawa ko lang ng video. Sabi mo ba, pare, na isang kultura na rin ng mga tiga-Tawi-Tawi ang pangingisda? Ah, yes. Halos lahat din ng mga kabataan dito yung gusto nila. Namimingoy talaga. Sa dagat talaga yung mga ano nila dito. Siguro kung tiga-Tawi-Tawi ka, isang natural ability ng lumangoy. At kung tayo, nung bata, ay nagtutumbang preso, dito daw, ay nanguhuli sila ng isda for fun. Excited na ako. At medyo kirit na yung araw. Alam ko masusunog ako ngayon, pero I think it's worth the wait dahil kakain tayo mamaya na seafood. Yes, for sure, for sure. Fads, so, maraming salamat. Ano ba hinihintay natin? Tura! Tura! Wow! Let's go! Ulakas na na! Baby, don't cry. Forma ko ngayon, naka-boxer lang ako. Hindi ko alam mo nung ginagawa ko dito. Sir, ready na kayo? Ready na! Yun, ready. Grabe energy niya. Sanay na sila dito. Ito yung Pops, ito yung purpose ng net na to. From dito, saka yung doon. Minsan yung iba, pag may net, kulang lang sila ng budget. Mahaba to, malaki. So pag tatama yung isda, i-ano nila yung net. Ah, parang susundan nila. Ah, hanggang mapunta sila doon. Hindi na mamalayan, dediretso na sila sa loob ng ano mismo. Oh, trap. Ang galing, tapos galing. Doon na lang sila sa loob, paikot-ikot na lang, hindi na sila nakakalabas. So parang ito yung panglin lang sa kanila. Yeah. Meron na natagpuan ditong medyo kakaiba. May nakita ko ditong panty ata o brief. Anyways, diyan yung hinahanap natin. So ito, hobby nyo lang to? O hanap buhay talaga rin? Parang hobby-hobby lang. Personal lang, pa-personal. Personal lang. Ang galing. Ayan, so ngayon medyo nakikita ko na yung parang pinaka cage o trap. Yung laki, parang bahay niya. May explain mamaya si ano, si Pats kung paano pumunta at umalis dyan. So yun, Pops, no, bago tayo pumasok, may mga certain na rules sila. Siyempre, bawal magwiwi dyan sa loob. Tapos yung pangalawa, pag halimbawa papasok ka, Pops, diretso. Pag lalabas ka, dapat nakatras ka. Ang tanong, bakit? Yun, hindi na natin alam. Nakasanay na kasabihan, siguro. Parang dati pa, oo. Tradisyon. Yeah. Parang pag umasok ay umalis ka ng parang paharap. Namamalasan siya. Amalas, parang ganun. Okay, pare, hindi ko alam ang gagawin ko. I put my goggles on. Pagkagising ko kanina umaga, hindi ko alam na magaganto ko, pero eto na yun eh. Sige. Paano ba to, sir? Pwede na ako sumisid? Doon na muna sa loob. Rika, parang Discovery Channel. Para ako baga sa wrestling, parang pumapasok na steel cage match. Ganon yung ano, yung elimination chamber. Tapos, pwede na? Doon yung main room. Ah, ito yung main talaga. Parang pre-entrance pa lang pala to. Parang ano, ah, parang debutant ako, ha, parang dito yung naghihintay yung mga bisita ko.
Ano yung malaki dun? Flat. Alam mo lang po yung sobrang laki? Baka ahas yun, hindi nyo lang sinasabi ah. Ilak! Nice one, Pop! Nice one! Okay! Ilan ba huli natin? Huli na! Lahat! Lahat yan! Sa mga oras na to, di nyo lang alam kung gaano ako nag-e-enjoy. Para akong bata na tanong ng tanong kung anong isda ang nakikita ko. Isa din siguro sa pinaka-exciting part is di mo alam kung anong pwede mo mahuli. Look! Ano ba? Ano siya to? Rubber fish yan pa! Rubber fish! Nagutukan? Hindi, yung isa. Yung hindi nakakain. Ay, yung lason? Hindi natin kakainin yan! Yan. Yan, yung tinutungan. Yung isa pa, rubber fish? Oo. Oh, grabe, pakita natin. Pops! Pitinig. Rubber fish, pare! Look at this! Nakalobo pa siya, no? So, kakainin ko na. Ay, di ba? Ay, Pops, ito na yung sinasabi mong ahas, Pops, oh. Ayan, oh. Ano, ahas, ano ba yan? Eel. Eel? Nakakain din yan? Oo. Ano eel yan? Daming klase kasi. Daming klase kasi. Pero hindi naman yan malaban. Huwag mamakagat. Huwag mamakagat, Pops. Ang namakagat ba yun? Ayun na, parang tanga, no? Dari yan, medyo wala kasi ganyan buhay namin. Kaya kapagkagisip mo na umaga, hindi ko alam na ako sisisid ako. Kala mo yung sasamahan ko lang kayo, yun lang gano'n. Kaya nagsiswimming na ako. Oh! Ilak! Ilak yan! Buntol! Ay, nahuli ni Pops. Hindi, baka kahit ano magkakaiba kung gabi o araw? Pag araw kasi, Pops, yung mga isda, lalakad, gising sila. Ang hirap eh. Ah, natutulog ba mga isa? Oo, pag gabi natutulog mga ganyan. Pag makatapad yung flashlight. Sorry, hindi ko alam kung napaka-bobo ko, pero hindi ko alam natutulog pala mga isda. Sumuk-sumuk ka muna ito. Tapos paglalakad tayo. Susugod kami. Susugurin niyo. Sir, ready ka na. Sumuk. Ah, sorry, aminin tayo pa pala. Excited ako siya. Thumbnail! Thumbnail! Mag-iingat ka baka may tawag yun. Nice. Thumbnail lang, thumbnail. May tusok na daw din. Uy! Galing siro. Kinakamay-kamay na lang. So, so kayo lahat? Lahat. Unconscious yun yung nagagawa niya. Okay, so patras ako ngayon. Dami, itong. Stikero? Hanggang sa dulo. Dito, tapos na, tapos na. Pwede na! Pwede na ako. Kumarap! So Pops, ngayon, namuhuli na kami ng uni or sea urchin. Ito nakakatuwa, tingnan mo, iba-iba kulay. Like, iba-iba kulay, no? Tapos papansin mo, gumagalaw yung mga, eh, no? Ganyan pala sila maglakad, no? That was wild and super fun, pare. So, siguro next step, mag-wish muna tayo. Mas kainan na. Pagkatapos ng more than 1 hour, it's time na lutuin ang mga nahuli namin. Nagkilaw na ng barakuda. Nag-ihaw na namang isda tulad ng ilak at lamburok. Nagluto na ng puto or kasava. At hinanda na ang superstar of the day, ang oko-oko. Basically, sea urchin. Nilinis muna ang loob nito. Then, tinanggalan ng tentacles. Nilagyan ng bigas na may halong sili at bawang. Tapos, tatakpan ito ng dahon at i-steam. Kumpare, ito na yung ating iba't ibang pagkain dito sa Tawi-Tawi. Ito yung ilan sa mga hinuli natin, Pabs. Sir Al, assalamu alaikum. Alaikum. Ready na ba tayo kumain? Yes, yes, go, after ilang oras, sige. Sorry. Pare, ano ba gusto na simulan? Pagkakaiba lang nung kinilaw nyo, may mangga, sir, oh. May manggang hilaw, no? Cheers! Huwag kang magkamali sa bagong huli. Yung asim, yung galing sa kalamansi, sa suka, yung sibuyas, yung ginger. Yung pinakamaganda dun, sir, ito yung hinuli namin kanina. So may katos ng pawis thank natin. Thank you, kay... Saan tinatawag namin dito yung lamburok? Pag sa tao, yung puti mata. Puti mata ka? Yung piyuto. Ganda. Ngayon eh, tapos... Sausaw dito. Sausaw dito. Ano to, sir?
Sicilian. Saka yung sa Malaysian na, no? Malaysian na ano. Kuha ko ng Kyoto dito. Oh, okay. Ito yung pang sunod. Alam mo, Malaysia, parang Malaysian product yun eh. Oh, shrimp paste tawag yan. Basically, bagoong. Pero sarap. Pinatigas na bagoong. Matamis, maalat na manghang. Manghang, yun talaga. Nalina ko magawa. Nalina ko magawa. Hindi ko may manghang. Para sa... Ang masyari mga gandong makain. Pang araw-araw nyo rin ba ito? Oo. Oh. Normal lang ito yung ganito? Normal. 6 months straight yan. Ganyan-ganyan. Pero pag abot ng season ng may alon na. O, paano yan, sir? Pag alon? Eh, palengke na kami. Ano na ba ang tawi-tawi ngayon? Dati, yung mga taga dito, yung hanap buhay nila papunta dyan sa Malaysia. Okay, sir. Ngayon, alhamdulillah, nandito na sa unti-unti panahon, unti-unti. Yung mga taga dito, yung mga taga dito galing Malaysia, mag-uwi na sila lahat kasi na ramdam naman nila na yung improvement dito sa tawi-tawi. Kumbaga, sir, yung potential ng tawi-tawi ay tumataas lalo. Tumataas. Sa entire barn, tawi-tawi yung pinaka-peaceful. Pinagmamalaki namin dito sa tawi-tawi yung peace and order. Tawag dyan ilak, boss. Ilak, parang sa tilapia, ilak. Itsura niya, no? Sarap din yan sa iho. Fresh ko yan. Ako lang makakain sa Maynila ng gado, mare. Smoke piping hot meat. No, all of the meaty flesh. Huli mo din yung kanina, Paps. O, ito yung huli-huli ko. Yung huli mo kanina. Ala, pula-hapo. Ako, mahal nito sa ano, restaurant. Parang mapapajakit siyang kado sa init. Iba talaga yung karne ng lapu-lapu. Yung parang medyo bouncy siya na makapal. Mahal, eh. Kaya mahal din. Iba yung klaseng karne niya. Iba talaga itong okot-okot na ito. Ah, yun na. Oko-oko. Oko-oko pala. Okot-okot. Sige, paano ba ito kainin, sir? Ito, kukunin mo lang. Bibiyakin mo lang dito. San? Pwede sa ulo yan. Kahit saan. Pwede sa ulo. Kaya kaya galit ka sa tropa mo. Oo, oh, oh, pwede. San ba dito? Kahit saan, pwede, Pops. Ayan na yung laman, yung uni. Ayan na yan. Oo nga. Klase itong pagkain na ito. Cheers! Sana ito. Ang sarap. Yung uni, parang kadakagat mo ng uni, nalalasabi yung dagat eh. Gagawin ko. Kuha ko nito. Sir Al, maraming salamat. Maraming magsukul. Thank you, sir. Cheers! Cheers. This food series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken is isa sa pinakamalaking poultry producers sa Visayas. Mahanap po mga quality products sila sa wet market sa supermarket sa Visayas at Mindanao tulad ng Cebu, Iloilo at Zamboanga. For more info, you can check their Facebook page dahil sa Essential Chicken, ramdam mong alaga mo pagmahal. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Dito na nagtatapos ang ating Basulta series. Sana sa pagpanood nyo ng mga video sa to ay magbago ang pananaw natin sa mga probinsyang to sa Pilipinas. Let's give them a chance. Let's visit them. At kumain tayo ng masasarap na pagkain ng Pilipinas. I hope na pagkatapos yung panoorin ng series na to, the undesirable become undeniable. At sa lahat ng tao na kasama ko sa journey na to, maraming salamat. Pads, maraming thank you, salamat. Thank you. Gusto ko lang din magpasalamat sa pamilyang Yasin, lalo na kay Sir Al sa pagpatuloy at pagtulong thank sa amin you. At pagpagpesta ng iba't ibang seafood. Pops, bago siyang promote yung page or YouTube channel mo? Yes, mga boss, paki-follow, Palunsul Tawi-Tawi, tsaka The Chu Show. Follow. Thank you. Pops, maraming salamat. This will be the end of our Samba Sulta series and tinapos natin sa dulo ng Pilipinas. Sana pare, no? Mga nanonood ngayon, kahit pa paano na bago yung konsepto nyo sa Samba Sulta. Kaya kung nagustuhan yung video nito, huwag kalimutan na subscribe sa YouTube channel na Chewy Show. Ako si Pops Chewy, kasama si Palunsul. Tawi-tawi na sasabi, stay safe, it's a good night and goodbye. Bye. Nice.